Ria Taite. Yes. Oo, sa kanyang jowa. Yes. Andun din si May Mendoza. Ay, oo. Oo. Na close na close kina Daddy Art, di ba? Ayan, o. Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, pasensya na po kayo. Natatawa lang po talaga ako, mga kaaltab, dahil iba-iba po kasi naging komento rito sa video na to, mga kaaltab, sa social media na kumbaga dapat daw po ang pelikula nito tatay at nanay na lang at si Mengay. Hindi po ba? Hindi daw po ito naging pelikula ni Mr. Espate dahil kapansin-pansin naman po raw na wala po siya karamihan sa mga video. Parang ewan ko lang po, mga kaaltab, sabi ko nga po sa inyo, mahirap magsalita dahil wala po tayo mismo sa lugar na yon, mga kaaltab. Pero bago natin ituloy itong napakainit na update, mga kaaltab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Marami tuloy nagsasabi na pelikula daw to ni Ibyang. Dahil parang si Ibyang nga po raw at si Main Mendoza ang partner. Parang nakakalungkot daw pong isipin na yung bida sa pelikula ay hindi na nga po daw makita pa. Dito, kahit saan yung angulong tignan, wala po si Enchong D at si Mr. Spotted. Nasaan nga po kaya sila? Mga katanungang mapapaisip po talaga kayo. Di po ba? Sila yung bida pero parang wala po. Di po. Sinasabi ko lang po yung katotohanan para po sa kaalaman ng lahat. Napakarami pong video na lumalabas ngayon pero wala naman po talagang masasabi natin na very close, sweet na sweet. Gawa-gawa lang po nila yon, mga kaaldab, na para lang may maibigay pong update sa mga R-Main, sa mga main fanatics, kailangan nilang gawin yon. Sinasabi ko lang po yung katotohanan kasi napakarami pong kumakalat, napakarami pong sinasabi na wala naman pong katotohanan. Gagawa lang po sila ng issue para pumabor sa mga R-Main at sa mga main fanatics. Pero yung totoo, wala eh. Di po ba? Narinig nyo naman po yung title, matatawa ka po. Ang title na lang nga po to, na nakalagay dun eh. Parang si Ibyang nga po daw talaga yung bida. Totoo naman po eh. Kasi halos nakuha niya po lahat eh. Lahat ng mga attention ng mga reporters. Di po ba? Hindi nga po napansin yung premier nat ng Katleya eh. Ang trending ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, eh yung pagyakap ni Ibyang kay Mengay, pagkikwentuhan nila, mahusay, magaling umarte, ang mapapangasawa mo, di po ba, na yun ang naging trending. Imbis na yung pelikula po ang mapopromote, parang iba po yung pinopromote ni Ibyang. Totoo naman po, sa mga wala pa pong alam, sa mga hindi po nakakaalam, kung bakit nga po ba biglang lumabas sa social media si Ibyang, hindi ko to pinopromote ha. Baka sabihin naman po kasi ng iba, pinopromote mo, tinutulungan ko. Hindi po, para lang po sa kaalaman ninyo kung bakit po lumabas siya. Kasi yung iba nagtataka. Meron po siyang bagong ginagawang teleserye. Kasama niya si Baron Geisler at yung mga iba pa pong bigating artista rin ng ABS-CBN na kumbaga napakaganda nga po raw ng istorya na to. Talagang bagay na bagay nga po raw kay Sylvia o kay Ibyang. Ulitin ko, hindi ko to pinopromote. Gusto ko lang po alam po ninyo kasi mapapanood at makikita nyo naman po ito eh. Lalo na po sa social media, lalo na sa TV5, di po ba? Sa AZ2. May kita nyo po yan. At talaga magpopromote yan. Dito pa lang paparamdam na eh. Wala pa po yung ano niya. Lalo na po kapag nagsimula na. Yung tipong, o sige, itong araw na to magpo-promote na kayo. Baka hindi lang po si Mengay ang ipatawag niya, pati yung anak niya, di po ba? O sige, dito kayo para ako yung bida, kumbaga susubaybayan ako, ako yung tatangkilikin, di po ba? Yung mga followers ni Mengay na napakarami, milyon, tapos yung followers ni Mr. Espate, di po ba? Pagko-combine, kokombang.
Ang ibig kong sabihin, pagkocombine niya ni Ibiang, eh, dito ang tuwa po siya. Malaking, napakalaking tulong talaga para po sa teleserye niya na kapag umangat pa, eh bidang-bida siya. Yan ang sinasabi ko na kailangan may mga ano, lalabas lang po talaga sila. Totoo to, pag may mga promotion, hindi naman po yan gagalaw nang wala pong dahilan eh. Hindi naman po yan maglalabas lang ng hindi po kumpleto. Hindi naman yan magbibigay lang ng mga update na wala po talagang matibay na, resibo. Hindi po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Ang sa akin lang, gusto ko updated po kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan alam po ninyo. Dito mapapaisip na po kayo eh. Dito malalaman nyo na kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi lang ng fake news. O ngayon, alam nyo na. Hindi po ba? Kung sino nga po ba talaga ang mas nakinabang sa nangyari pong premiere o black screening na MediaCon, na naging MediaCon. Ba't tayo kaya paliwanag dito ni Ogie Diaz na mas marami pa po ang mga kumbaga katulad niya yung mga sa waiter, di po ba? Yung sa background nila, nasa likod nila Mengay, tapos security, tapos mga reporter, eh yung audience nasan? Wala, kukunti lang. Kaya po, dun sa mga tao nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, okay lang yan, mga Kaldab. Mahirap po magsalita. Sabi ko nga po sa inyo, wala po tayo mismo sa loob niyan o sa pinangyarihan po niyan. Pero, real talk to, pero nakakakuha po tayo ng mga update. Nakakakuha tayo ng mga video na pasabog din po para sa kanila. Para makita nila, lalo na po doon sa mga nagko-komento, sa mga nagre-react, na wala naman po silang ebidensya at resibo, pero kung magkapagsalita, akala mo nandun. Mabuti pa po tayo eh. Ako, gaya ng sinasabi ko, hindi naman po tayo o wala naman po tayo doon, pero nakakakuha tayo ng update. Nakakuha tayo ng mga video na mapapaisip ka rin. Di po ba? Kasi ini-slow mo natin eh. Sila kasi hindi. Pag nakakita lang sila, okay na yan. Approve na yun sa amin. Pag may nakita uli sila, ay okay lang yan, ganito lang yan, di po ba? Pero ang hindi po nila alam, eh may mga bagay-bagay po na kailangan po nilang, kumbaga, busisiin. Hindi naman porket nagbigay sa'yo, tanggapin mo na agad. Depende pa rin po sa taong nagbigay sa'yo. Depende rin po sa taong nagbibigay sa'yo ng update. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan, ha? May kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon sa bagay na ganyan. Basta sa akin lang, mga Kaldab, gusto ko updated kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan sa social media, pabor man yan o hindi, kailangan nyo pong malaman. Diba? Yan ang kagandahan nyo po dito sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.